Magandang araw mga karamaya! Atin pong tunghayan ang part 28 ng aking kwento na pinamagatang Kung Di Mo Ako Kayang Mahalin. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick na subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang uploads. Nakahanda na ang lahat. Nag-order na lang sila ng pagkain. Nasa sala sila at naghihintay sa pagdating ng mga magulang nila. Maya-maya pa, tumunog ang telepono ni Camila. Tumawag ang mama niya at sinabing malapit na sila. Nakaramdam ng kaba si Alfred. Mula nang mangyari ang paghihiwalay nila ni Camila, ngayon lang ulit sila magkakaharap ng mga biyena niya. Tahimik ang lahat. Walang nagsasalita. Dumating na ang mga magulang nina Alfred at Camila. Parehas itong nagulat nang makita ang dalawa na magkasama at magkahawak pa ang kamay. Nasa sala silang lahat. Hindi alam ni Camila kung paano niya umpisahan ang pag-uusapan nila. Nang biglang lumabas si Camila sa kwarto nito at patakbong pumunta sa kanila. Mami! Daddy! Lahat sa bata napatingin. Rumihistro sa mukha ng mga magulang ni Alfred ang gulat habang nakatingin sa batang ngayon ay nakayapo sa kanyang ama. Camila anak, diba sabi ni Mami mamaya ka na lumabas? Bakit lumabas ka na? Malimanay na tanong nito sa anak. Kasi po Mami, napuboard na po ako sa kwarto. Saka nandito po kasi sina Mama at Papa Lo. Tumingin ito sa lolo at lola niya nang ngayon ay nakatingin sa kanya. Bigla namang nagsalita si Alfred. Sweetheart, pwede bang humingi ng favor si Daddy? Nakarinig sila ng pagsinghap. Napatingin silang lahat sa mami ni Alfred na ngayon ay naluluha habang nakatingin sa apo. Yes, Daddy. Ano po yon? Kasi sweetheart, may pag-uusapan kasi kami ni na Papa Lo at Mama Lamo na importanteng bagay. Hindi kasi pwede ang bata dahil pang adult ang pag-uusapan namin. Pwede bang doon ka muna sa iyong kwarto? Pag good girl ang baby ko, bibilhan ka ni Daddy ng maraming toys. Namilog ang mga mata ng bata at ngumiti. Pag good girl po ako, bibilhan niyo ako ng maraming toys? Kahit ano po? Yes, sweetheart. Anything you want. Yay! Okay po, Daddy! Mabilis na bumalik sa kwarto ang bata. Napailing na lang si Camila. Inispoil mo masyado ang anak mo. Hayaan mo na. Gusto kong ibigay sa kanya ang lahat. Bumuntong hininga na lang si Camila. Pagdikhim ng Daddy ni Alfred. Pwede niyo bang ipaliwanag ko ano nangyayari dito? Anong ibig sabihin nito? Sabay nguso nito sa kamay nila na magkahawak. Parehas nung umiti ang dalawa. Dad, okay na po kami ni Camila. Talaga anak? Kailan pa? Actually dad, ngayon lang po. Pero matagal ko na pong sinusuyo si Camila. Bakit ka nakipag-ayos sa anak ko? Para ba sa apo namin? Masungit na tanong ng daddy ni Camila. No, Dad. Mahal ko po si Camila. Mahal na mahal ko po siya. Nagkatinginan pa ang dalawa at ngumiti sa isa't isa. Ano na naman ito, Alfred? Baka nagpapanggap ka na naman. At yung bata, sino siya? Muling tanong ng daddy ni Alfred. Hindi, Daddy. Walang pagpapanggap ngayon dahil totoong mahal ko si Camila. Noon pa, simula nang umalis siya, kaya ako nagsika para sa kanya. Lahat ang naubot ko ngayon, dahil sa kanya iyon. Siya naging inspirasyon ko sa lahat ng ito. Alam lahat iyon ni Isay, dahil siya ang kasama ko mula noon. Mababang sabi ni Alfred.
At yung bata kanina? Apo rin niya siya, Daddy. Anak namin ni Camila. Nakangiti nitong sabi. Anak? Papaano? Malaki na ang batang iyon. Tarong naman ang ina ni Alfred. Mami, nang umalis si Camila noon, buntis na pala siya. At yun nga po si Camia. Oh my God! May apo na pala tayo, Ray! Naiiyak na sabi ng mami nila. Kaya ko rin po kaya pinapunta dito ngayon para po humingi ako ng tawad. Malaki po naging kasalanan ko noon kay Camila at sa inyo rin po. Dahil sa akin, pati kayo ni na Daddy at Dad ay nag-away. Nasira ang pagkakaibigan ninyo dahil sa akin. Sorry po. Sorry po sa lahat ng nagawa ko. Pinagsisisihan ko pong lahat. Sana po mapatawad din niyo ako. Biglang lumuhod si Alfred sa harap ng mga magulang nila na kinagulat ng lahat. Kahit si Camila ay napahawak sa bibig dahil sa gulat. Ngayon po naayos na kami ni Camila. Nakapagdesisyon na po kami na magsasama na muli at bumuo ng isang masayang pamilya. Pero bago po iyon, gusto po namin na malaman ninyo kayong lahat na sana po mapatawad ninyo ako. Sana rin po magkaayos na kayo ni Daddy at Papa para maging okay na po tayong lahat. Gusto ko pong maging buo at masayang pamilya na meron si Camia. Dad, Ma'am, Papa Alan, Mama Amy, sorry po. Sana mapatawad po niyo ako. Pinagsisisihan ko pong lahat ang lahat ng ginawa ko. Na kayo kong sabi ni Alfred. Hindi makapaniwala mga magulang nila na luluhod sa harap nila si Alfred. Nagsusumamo at humihingi ng tawad. Hindi napigilan ng Mami Rina na puntahan nito ang anak at yakapin. Anak, masayang masaya ako na nabuo mo na ang pamilya mo. Masaya rin ako dahil ang laki ng pinagbago mo. Marunong ka nang tumanggap ng pagkakamali. Hindi nga kami nagkamali. Napiliin namin si Camila para sa'yo. Dahil sa kanya, binago mo ang buhay mo. Mami, matagal ka na namin pinatawad, anak. Bigla namang sumunod si Amy. Sumali na rin ito sa mag-inang nakaluhod. Alfred, Mama, masaya ako na nagbago ka na. At tama kayo. Mas maganda na maging maayos na tayong lahat, di ba? Matagal na panahon na din. Tama ba, Rina? Ngumiti naman ang mami niya. Yes, tama si Amy. Magpatawaran na tayong lahat. Namiss kita, Amy. Namiss rin kita, Rina. Nagyakapan na ang dalawang ginang na ikinatuwa ng lahat. Ang daddy ni Camila at daddy ni Alfred ay nagkatinginan lang. Sabay parehas sa tumawa at nagyakap. Parehas sinabik-tabik ang balikat ng bawat isa. Masaya ako pare na ayos na ulit ang pamilya natin. Ako rin pare. Sorry sa lahat. Sorry din. Kalimutan na natin ang nangyari noon. Ang importante ay yung ngayon. Tama. Grabe ang saya-saya. Group hug! Biglang sigaw ni Isay na kanina pa umiiyak. Tumayo ang lahat at nag-group hug ang mga ito. Matapos ang masayang yakapan, niyakap ni Camila ang mga magulang niya at mga magulang ng asawa. Kinuwento nila ang lahat ng nangyari. Pinakilala nila ni Alfred at Camila ang anak nila. Sobrang saya ng mga magulang ni Alfred dahil nakilala na nila ang kanilang apo. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil napakabibo ng bata. Pagkatapos, masaya silang kumain ng hapunan ng sama-sama. Sobrang saya ni Camila. Sa nakikitang saya sa mukha ng bawat isa, napansin naman iyon ni Alfred. Hinawakan nito ang kamay ng asawa at bumulong. Happy, mahal ko? Lumingon na nakangiti si Camila sa asawa. Sobra. Ang sarap sa pakiramdam na okay na tayong lahat. Masaya din ako. Sobrang saya. I love you, Camila.
I love you too, Alfred. Bago umuwi ang mga magulang nila, binigyan ni Isay ang invitation ang mga ito para sa event bukas. Daddy, Mommy, pumunta po kayo bukas sa event. Isang malaking event po ang meron bukas, sabi ni Isay sa mga magulang niya. Of course, sweetie. Dadalo kami ng daddy mo. Sumunod na binigyan ni Isay ang mga magulang ni Camila. Tita, tito, kayo din po ah. Punta po kayo. May malaking pasawag po kami bukas. Sure, iha. Aasahan po namin kayo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po. So, mauuna na kami. Magkita na lang tayo bukas. Sige po, Daddy. Ingat po kayo. Wika ni Camila sa ama. Humalik na sila sa mga ito bago inihatid sa labas ng unit. Nang makaalis na mga ito, naiwan na lang si Camila at si Alfred sa labas. Pumasok na kasi si Isay sa loob para ayusin mga pinagkainan nila. At doon lang napansin na lalaki ang mga maletang nasa kaliwa nila. Malapit na ito sa kabilang pinto, katabi ng ilang unit. Wait! Lumapit si Alfred sa mga maleta at pinagmasdan ito. Napangiwi naman si Camila dahil nakalimutan na sa labas nga pala ang maleta ng kanyang asawa. Pinalabas niya kay Isay. Maleta ko mga ito ah! Anong ginagawa nito dito? Sabay tingin ito sa asawa na ngayon naka-peace sign. Sorry, hubby. Akala ko kasi niloko mo ako kaya ayan. Inilagpit ko ang mga gamit mo at inilabas ko dito. Nahihiyang sabi ni Camila. Mabilis na lumapit naman sa kanya ang asawa. Akala niya galit ito. Pero, ano nga ulit yung sinabi mo? Ha? Niligpit ko yung mga gamit mo kasi. No, hindi yan. Yung una. Yung tinawag mo sa akin. Napakunot noo si Camila. Inisip ang una niyang sinabi. Maya-maya lang ay ngumiti ito ng malapad. Habi? Bigla namang napangiti ng malawak si Alfred dahil sa narinig. Ang sarap sa pandinig ng tawag sa kanya ng asawa. Ulitin mo nga, mahal ko. Habi ko? Isa pa. I love you, Habi. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Alfred at sinunggaban ng halik ang asawa. Agad namang tumugon si Camila sa halik ni Alfred. Bes! Ay! Nagtutukaan! Hiyaw ni Isay. Mabilis naglayo ang dalawa. Sobra naman ang pamumula ni Camila. Nahuli pa silang naghahalikan. Bakit naman dyan kayo nagtutukaan? Kaloka ah! By the way, Bes, tumawag ang sekretarya mo. Okay na daw ang mga gown na susuot mo bukas, pati ang maskara mo. Yun lang. Sige na, magtukaan na ulit kayo dyan. Susmi naman, sa labas pa talaga? Pwede bang sa kwarto na lang? Gawa na kayo agad ng kasunod ni Kamya. Natatawang wika ni Isay. Isay! Sigaw ni Camila na pulang-pula ang mukha. Natawa na lang si Isay bago pumasok sa loob. Ikaw kasi eh. Sabay hampas kay Alfred. Oh, ba't ako? Bakit kasi nangahalik ka? Wala eh. Natuwa ako sa pagtawag mo sa akin ng hubby. Ewan ko sa'yo. Nakakahiya tuloy. Bigla naman siyang kinabig ni Alfred at niyakap. Wala kang dapat ikahiya, mahal ko. Mag-asawa tayo. Ingit lang yung kapatid kong iyon. I love you, asawa ko. I love you too, hubby. Event day. Araw na nakahihintay nilang lahat. Ang araw na magpapakilala na si Camila. At ang araw na ipakikilala ni Alfred ang mag-ina niya. Bes, ito na yung maskara mo. Sulitin mo na ang pagsusuot nito dahil ito na ang huling gamit mo dito. Sabay tawa nito. Inabot naman ni Camila ang maskara niya. Sira. Itatago ko ito bilang remembrance. Pwede. Para sa tuwing makikita mo ang maskarang iyan, maaalala mong naging Mara Cortez ka. Parehas na tawa ang dalawa. Nasa dressing room lang sila
Nag-iisa lang si Camilla doon dahil iyon ang gusto ni Alfred. At si Isay lang daw dapat ang nasa loob, pati yung makeup artist na lumabas lang saglit. Alam mo, Bes, narinig ko kanina ang mga empleyado, nating mga chismosa. Alam mo bang ikaw ang pinag-uusapan? Bakit daw nakahiwalay ka ng dressing room sa mga ibang models? Bakit VIP ka raw? Siguro, jowa mo daw si kuya. Gosh, kung alam lang nila. Pero sa bagay, mamaya naman ipapangangalanda ka na ni kuya na asawa ka niya eh. Sobrang kong happy, Bes, para sa inyo ni kuya. Nako, Bes, hayaan mo lang sila. Diyan sila masaya eh. Ang pag-usapan ng buhay ng iba. Ang importante, masaya tayo. Hindi pa rin ako makapaniwala na okay na kami ni Alfred. Naayos na ang pamilyang dating pinapangarap ko lang. Hindi nga ako nakatulog ng maayos eh. Pag-amin ito sa kaibigan. Excited ka, ano? Ipakikilala ka na ni kuya sa lahat. Hi! Kung iisipin ang pinagdaanan nyo, maloloko ka na lang. Pero kahit ganun, tingnan mo nga naman, buo na ulit kayo. Happy family na! Masayang sabi ni Isay sa kaibigan. Kaya nga eh, akalain mo yon, kami rin pala talaga ni Alfred. Tama ka. May mga palayo-layo pa tayong nalalaman noon. Kayo rin pala hanggang dulo. Muli silang nagtatawa ng pareho. Nahagip ng mga mata ni Isay ang singsing na suot sa daliri ng kaibigan. At dahan-dahan niyang kinuha ang kamay nito at tiningnan ang singsing. Oh my God! Ito yung wedding ring ninyo ni kuya, diba? Yee! Sinuot nyo na? Sira. Kagabi kasi, sabi ni Alfred, isuot na raw namin ang wedding ring namin. Buti nilang hindi ko tinapon yung panahong galit na galit ako kay Alfred. Hinawakan nito ang singsing na suot. Buti na lang. Saka in fairness din kay kuya. Hindi niya nawala ang wedding ring ninyo ah. Talagang iningatan niya. Yee! Love na love ka ni kuya. Love na love ko rin naman siya. Balik na sabi ni Camilla. Kinilig naman ang bongga si Isay. Gumaganyan ka na, Bes? Ano ba yan, kinikilig talaga? Kinikilig talaga ako sa inyo. Ay, ako kaya? Kailan ko kaya makikilala ang dawan ko? Natanda ata akong dalaga nito ah. Natawa ng mahina si Camilla. Kahit kailan talaga ang kaibigan niya. Hindi ka tatandang dalaga, Isay, sigurado yan. Sabay kindad sa kaibigan niya. Paano mo nasabi, Bes? Tumatanda na lang ako ng ganito. Nawala ko kahit jowa. Kaiisip ko sa relasyon niyo ni kuya. Ayan, ako naman ang walang jowa ngayon. Hindi na ako makapag-focus sa mga nanliligaw sa akin. Pag-inarte ng kaibigan. Hindi mo naman kailangan mag-focus sa mga manliligaw mo. Tingin-tingin ka lang sa paligid mo. Nakikita mo ang lalaking para sa'yo. Napatigil si Isay. Lumiit ang mga mata at tinitigan ng maigi ang kaibigan. Anong ibig mo sabihin sa mga sinabi mo? May alam ka bang hindi ko alam? At kailan ka pa naging manghuhula? Imbis na sagutin ni Camilla, tumawa lang ito habang naiiling. Hoy! Ano yun? May alam ka, no? Ano yun? Pangungulit ni Isay sa kanya. Wala. Biro lang yon. Nako, kilala kita, Camilla. Sabihin mo na sa akin. Biglang may kumatok sa pinto. Sabay silang napalingon sa pintuan na may kumatok. Sino yan? Tanong ni Isay. Umayos na ito ng tayo. Ganon din si Camilla. Tumingin na muli ito sa salamin at sinuot ang maskara niya. Ma'am Isay, magsisimula na daw po ang show. Ready na po ba si Miss Mara? Yes, ready na siya. Sige, susunod na rin kami. Okay po, ma'am. Humarap si Isay sa kaibigan. Ready? Nakangiting sabi nito. Ready. So, let's go. Tumango siya sa kaibigan. Lumapit naman ito sa kanya para alalayan siya. Para mo akong alalay dito, Bes, ah. Pag-angal nito. Napatawa naman si Camilla. Okay lang yan. Magandang alalay naman. Sa bagay. Lumabas na sila sa dressing room.
Halos lahat ng nandun ay napatingin sa kanila, lalo na kay Camila. Kapansin-pansin ang pulang gown nito. Anyway, Bes, yung mga alas na isusuot mo na kay Jenna na. Pag nandun na tayo sa backstage, isusuot niya sa'yo. Okay. Nakarating sila sa backstage. Muli siyang inalalaya ni Isay na makapasok sila sa loob. Pero napatigil din ang mga ito nang makita ang babaeng kausap ni Clark. Ano pang ginagawa ng babaeng iyan dito? Makapal din talaga mukha, ha? Inis na bulong ni Isay. Nanggigigil talaga siya kay Ivana. Kasama pa rin siya sa mga model. Kaya nandito pa rin ang babaeng iyan. Sagot naman ni Camila. Hindi niya makakalimutan ang paghawak nito sa braso ng asawa niya. Naramdaman siguro ni Ivana na may nakatingin sa kanya. Kaya lingon-lingon ito. Hanggang sa magtagpo ang tingin nilang tatlo. Gumisi lang sa kanila si Ivana bago muling nakipag-usap kay Clark. May pangising-ngisi pang nalalaman. Tahing ko ang bibig niya eh. Visit. Panira ng mood. Wika ni Isay. Tara na nga, Bes. Isusuot pa sa'yo ni Jenna ang mga alahas. Tumango na lang si Camila at naglakad sila kung saan nakapwesto ang upuan niya. Bes, ready? Tanong nito sa kaibigan. Nagsisimula na kasi ang show. Yes. Ikaw nang susunod. Galingan mo ah. Kailangan maganda ka kapag tinanggal mo ng maskara mo. Excited ako sa magiging reaksyon ng lahat. Wait. Ayos na ba ang mic mo? Sinilip ni Camila sa bandang dibdib niya kung nasaan ang maliit na mic. Okay na to. Tara na. Mamaya ikaw na ang tatawagin. Tumayo siya at naglakad sa gilid ng stage. Pinanood nila ang ibang models hanggang si Ivana na ang susunod. Normal na lang dito ang paglakad sa stage. Talagang veterana na. Kaso pangit naman ang ugali. Nang matapos ang lahat ng models, naglakad na ito sa kabilang side ng stage. Binago na ang tugtog. Hudyat na si Camila na ang susunod. Inalalayan ito ni Jenna at ni Isay. Hanggang sa tinawag na ang pangalan niya. And last but not the least, the famous! Magiliw na sigaw ng MC. Nagpalakpakan ng mga tao. Nang marinig ni Camila ang pangalan niya, agad siyang lumabas ng stage at dahang-dahang naglakad. Naghiyawan ang ibang taong naroroon dahil sa kakaibang aura nito habang naglalakad. Kahit si Isay na nakatingin sa backstage ay tinaasan ng balahibo. Ibang-iba ang best friend niya ngayon. Kung magaling na ito sa rehearsal, mas magaling ito ngayon. Hindi talaga maitanggi na sikat at magaling siyang model. Kahit nakamakaskara at nakatago ang mukha, kayang-kaya niyang dalhin ang mga minomodel. Ang paglalakad ng dahan-dahan habang nakatingin sa unahan ay kakaiba. Nang makarating na ito sa unahan ng stage, nag-pose na ito at kumaway sa mga tao. Hindi na ito umikot para bumalik sa likod. Nagtakaan lahat dahil doon. Pati ang MC ay naguluhan. Ang ibang manonood ay naguguluhan na rin. Nasa unahan ang mga magulang nina Alfred at Camila. Mga nakangiti ito. Nang hawiin ni Camila ang buhok, ito na ang naging hudyat. Para i-open ni Isay ang mic na nakakabit sa gawm niya. Hello everyone! Pagsasalita ni Camila. Muling nagulat ang mga tao, lalo na mga magulang nila, dahil kilalang kilala nila ang boses ni Camila. Alam kong naguguluhan kayo kung bakit ako tumigil dito sa harap at nagsasalita. Gusto ko pong ipaalam sa lahat na ngayong gabing ito, magpapakilala na po si Mara Cortez. Tatanggalin ko na po ang maskara ko dahil ito na po ang huli kong pagsusuot nito. Lahat ay nagulat sa sinabi nito. Ang iba'y nagbubulungan. Ang iba naman, excited na makita ang totoong mukha ng babae. Mara Cortez is signing off. Sabay tinanggal nito ang maskara niya at gumiti. Lahat napasinghap nang makita ang mukha nito. And hello to Camila Madrigal, the real me. Nakangiting sabi nito. Lahat ay gulat na gulat.
hindi makapaniwala sa napakagandang babae pala ang nasa likod ng maskara nito. Ang mga magulang naman nila ay gulat na gulat din. Narinigan nila ang pangalan ni Mara Cortez. Magaling nga raw itong model at designer. Balak pa naman ang mga ito na magpagawa ng mga damit dito. Lahat naman ng mga reporter at mga photographer ay nagtipon sa baba ng stage para makuna ng picture si Camila. Thank you everyone sa pagpunta sa event na ito. Enjoy and have a wonderful night. Yumuko ng bahagya si Camila. Muling ngumiti at kumaway. Ang iba'y nagsigawan at masaya dahil sa wakas, nakita na nila ang itsura nito. Akma na siyang maglalakad nang bumukas ang ilaw at doon nakita niya ang asawa niya na may hawak na bulaklak at sa gilid nito ang anak nilang si Camia na nakangiti. Nanlaki ang mga mata niya. Ngayon na ba sila ipakikilala? Ang usapan nila pag natapos ng fashion show. Tumugtog ang isang magandang musika. Naglakad ang mag-ama patungo sa kanya, parehong nakangiti. Napangiti na rin siya, pero may luha nagpapatakan sa kanyang mukha. Masaya siya dahil buo na ang pamilya niya. Masaya siya dahil mahal na siya ni Alfred. Mahal na mahal siya ng laking mahal niya mula noon hanggang ngayon. Oo, mahal pa rin niya si Alfred. Itinatanggi lang niya ito dahil sobrang galit na nararamdaman. Pero nang malaman niya ang totoo, doon niya naisip at naramdaman na ganoon pa rin pala. Mahal pa rin pala niya si Alfred. Ang lalaking una at huli niyang minahal. Ang nag-iisang lalaki sa buhay niya. At dito na po nagtatapos ang part 28 ng aking kwento. Ngayong maayos na ang lahat, okay na ang pamilya nila. Naipakilala na ni Alfred sa lahat na may asawa at anak na siya. Titigil na kaya si Ivana? Tatanggapin na kaya nito na wala na siyang magagawa pa? Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng aking kwento. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.